Hello mga kababayan! Ako pong muli, si Teacher Lovie. Ako po ay isang guro dito sa bansang Thailand. Sa video pong ito ay nais ko pong ibahagi ang aking personal experience tungkol sa isang trending na moisturizing cream na nagmula sa bansang Thailand. Ito po ay ang Aeron Vitamin E Moisturizing Cream Enriched with Sunflowers Oil. So, bali, ito po siya. Yan. So, bali po, ito hindi ko po talaga alam. Nalaman ko lang po last November. Okay? So, bali po, may nagtanong sa aking isang friend, Lovie, alam mo ba yung vitamin E? Magkano ba yan sa Thailand? Padalhan mo naman ako kasi trending daw po ito sa Pinas ngayon. So, chinek ko sa Lazada Thailand. Okay, hindi naman siya ganun kamahal. At tinanong ko dun sa friend ko, maganda ba yan? Ang sabi niya, hindi ko pa rin na-try, pero trending yan dito sa Pinas. At ang halaga sa Pinas ay 250. Isang container is 200 gram. So, na-curious din ako kung maganda ba talaga. So, nag-order ako sa Lazada at nung ma-receive ko, ginamit ko siya. So, I'm sure na original itong nabili ko kasi based din sa mga napanood ko na review ay ang original ganito siya. Ang container niya ay naka-sealed talaga. Tapos, itong takip niya ay nakalapat. So, walang space. Yan. So, confident ako na original itong nabili ko kasi galing talaga sa Thailand dahil andito ako. Okay, yan. So, pag binuksan mo siya, may takip yan na ang hirap-hirap niyang buksan. So, yan niya, ang hirap pa rin matanggal. Talagang gumamit na ako ng gunting para tusukin to, para mabuksan ko. Tapos, ang texture niya, kahit itaktak mo, hindi yan siya tatapon. Yan, yan siya. So, ganyan siya ka-thick. Yan. Yan siya. Yan. Ganyan siya ka-thick. Yan. So, pag ginamit mo siya, ganyan siya. Hindi siya basta-basta malaglag. Yan. Siya. Unlike doon sa hindi original, sabi nila, yung mga nakabili ng hindi original, sabi nila, ay malabnaw. So, yan. Pagkatapos mo maghilamos, pahid mo lang ng ganyan. Yan. Ako, kung anong usually, kung anong ginamit ko sa mukha ko, ginagamit ko rin sa liig ko. Kasi, ang face natin ay ang neck natin ay part ng ating face. So, pag pinahid mo siya, mabango siya. Ang amoy niya, amoy fresh. Hindi siya mabango talaga. Para siyang medyo amoy sabon. Pero hindi siya mabaho, hindi matapang ang amoy niya. Pag pinahid mo siya, ayan, hindi siya malagkit. Tapos, mga ilang seconds lang, ano na siya, dry na siya. So, unlike ng hindi original, para siyang basa. So, ayan. Ayan. So, tuyo na siya, pwede ka nang maglagay ng iba mo pang ilalagay. Yan. Pero, nung nakabili ako last November, hindi ko pa siya ginamit sa mukha kasi hindi ko alam na pwede palang gamitin sa mukha. So, in-apply ko muna siya sa arm. So, sabi ko, ay hindi naman siya ganun ka-effective sa arms ko. Or, siguro, dahil tamad ako mag-jacket. Eh, dito sa Thailand, pamotor-motor lang kami para makalusot-lusot kami sa traffic.
yon para mabilis. Lalo na pag nasa city ka, kung magsasakyan ka, yung 10 minutes lang sa motor, pag nagsasakyan ka, mga 45 minutes na yan. So, mas maganda pa rin ang motor. Yun lang. Kung hindi ka mag-jacket, syempre mainit. So, hindi talaga pumuti yung braso ko. Ayan, nakita nyo naman, maitim pa rin. Kasi, tamad nga akong mag-jacket. Yun. Ngayon, nakita ko na may gumagamit naman pala nito sa mukha. So, since 3 weeks ago, naubusan na ako nung ginagamit kong cream, tinry ko siya. Pero bago ko tinry, at yun din ang advice ko sa inyo, bago kayo mag-try ng any product, lalo na sa inyong mukha, ay mag-skin test muna kayo. So, paano ba mag-skin test? So, kuha muna kayo ng konti, tapos, i-apply nyo dyan. Yan. So, i-apply nyo ganyan. Tapos, obserbahan nyo yan. 1 to 2 days. So, kung hindi kayo nangati, walang nangyari, walang rashes, ibig sabihin, hiyang kayo dun sa product. So, kung hindi kayo nag-rashes dyan, so, hindi rin kayo mag-rashes sa mukha nyo. Yun. So, bago yun, bago ko ginamit sa face ko, nag-skin test muna ako. Ngayon, after 3 weeks, ang sabi ng husband ko, pumuti daw yung mukha ko. Yan siya. So, hindi naman siya ganun talaga kaputi. Pero, yun sabi niya, pumuti daw. Yun. At, 2 days ago, ay nagsimula na siyang mag-apply din. Yan, nainggit siya sa face ko. Yan. So, itry ko pa rin. But, siguro ako, sabi niya, pumutwi ang face ko. Ang ginagamit ko with this is Kojic soap. So, after kong maghilamos with Kojic papaya soap from Philippines, ayun, nag-a-apply ako nito. At gumagamit din ako ng sunscreen. So, importante yon na gumamit tayo ng sunscreen. So, kahit sa mukha lang ako nagsasunscreen ako. Yan, kasi nagmumotor lang ako. So, kailangan natin ng protection from harmful UV rays. So, importante na gumamit tayo ng sunscreen. Kahit ano pang cream ang ating ginagamit. Yan, to protect our skin. Okay? So, be sure, pag bumili kayo nitong AR, vitamin E, be sure na ang makuha nyo ay, ang mabili nyo ay ang original. So, don't forget, ang original, ang takip, sakto lang, walang space. Tapos yan, may plastic yan hanggang dito. Oh, yan siya. Oh, may plastic yan, di ko pa tinanggal. Yan, tapos ito, meron siyang silver na cover na napakahirap buksan talaga, napakahirap buksan. At very thick. Yan siya. Yan. So, pag hindi ganito ang texture, kabahan na kayo, huwag nyo nang gamitin. Ha? So, kahit sa kamay, pwede mo siyang gamitin sa katawan. Very soft ang feeling. Tapos, napansin ko, so after ko maghilamos with Kojic papaya soap, lalagyan ko nito. Tapos, yung sunscreen, tapos mag-apply na ako ng makeup. Napansin ko na hindi ako masyadong nag-oily skin at ang makeup ko ay tumatagal maghapon. So, yun ang napansin ko na maganda sa kanya. So, pag hapon na, pa retouch na lang ako ng konti. Hindi siya talaga oily. Kahit pawisan ka, hindi siya mag-oily na babagsak lahat. Yan. Yun. Yun ang napansin ko sa kanya. Kahit hapon na, fresh pa rin ang dating mo. Yan. At dito sa Thailand, ang presyo nito is 35 to 40 baht. Pag bumili ka ng mas marami, mas makakamura ka. And
Siguro kaya mahal sa Pilipinas kasi mahal magpadala doon at may kabigatan din siya. So, I think tama lang ang presyo. Pero ang masasabi ko lang ay nasa inyo kung gusto nyong i-try. Dahil dito sa Thailand, hindi ko nakita na ganun ka-popular itong cream na to. So, ibig sabihin, ilang Thai ladies or women lang ang gumagamit nito. Kasi sila mostly ang ginagamit din nila, yung mga branded at yung iba naman, may mga kanya-kanya silang dermatologist, may mga kanya-kanya silang clinic na pinupuntahan. At mostly, lalo sa mga co-teachers ko, ang ginagamit nila is yung tinatawag na serum. Yan. So, kaya magaganda ang skin nila. Pero, mga mahal naman yun. So, kung gusto mo ng, siguro yung mga gusto na affordable, eto na lang, 35 baht lang. Okay? So, nasa sa inyo pa rin ang desisyon kung gusto nyo itong itry. Dito ay 35 baht lang ito. So, kung gusto nyo magpabilis sa inyong mga kaibigan, yan, para makatipid kayo. So, it's up to you kung gusto nyo isugal yung skin nyo sa halagang 35 baht, which is 35 baht times 1.6. So, bali yan lang ang presyo niyan talaga. Yan. Pero, dahil nga mahirap dalin dyan sa Pilipinas, maybe that's why may kataasan ang presyo. Pero, matagal mo naman din itong magagamit kasi 200 grams siya. Matagal din siyang maubos kung sa face mo lang ilalagay. Yan siya. Yan. No? So, just don't forget, before kayo mag-try, mag-skin test muna kayo to be sure na hiyang sa inyo ang product at hindi kayo magkaroon ng any allergic reaction. Okay? So, sana may natutunan kayo sa video ito. At hanggang sa susunod, don't forget to subscribe to my videos. Hanggang sa muli. Bye!